I'm presenting you the reality kung ano yung possible na datman nyo dito pagdating nyo, guys. Ito na, kinakabahan ako. Mababash yata ako dito. I feel sorry for you. Oh, let's break that Filipino culture wherein ang ating pong mga anak ang retirement fund. Started sa ano natin, guys, generation natin. Let's start. Ang bayad ko sa apartment is 525. Ayan. Hey everyone, welcome back to my channel again. And today is another sit-down video kasi gusto nyo yan. Gustuhan nyo yata yung usapang paycheck ng mga nakaraang videos ko. And may mga nag-ask sa inyo, guys, ng mga questions. Ayan. So, today is a video of my paycheck versus my cost of living. So, itong ipapakita ko sa inyo, guys, na paycheck ko and cost of living. No, it's not actually the paycheck, literal paycheck ko. Pero, ipapakita ko na lang dito yung September 2021 na budget ko and yung usual na payment ko na nakukuha ko. So, sa previous na video ko pala, guys, sa isang video ko yung my first paycheck, if you haven't seen that video yet, go to that video para mas lalo nyong maintindihan kung paano ako nag-come up dito sa parang paycheck ko na ipapakita ko sa inyo. May mga nagtanong sa akin doon kung kasali na daw ba yung mga health insurance ko doon sa net payment ko. Yes po, kasali na yung health insurance ko doon. So, kung ano yung pinakita ko talaga na net sa inyo, kasali na doon yung health insurance, life insurance. I think yung life insurance is parang binabayaran ata ng agency ko. Parang ganun. Kasi ang nakikita ko lang is 0.08. Ganun yung nakikita ko sa life insurance sa benefit ko. Pero parang hindi sila nagkakaltas, wala sa paycheck ko eh, ang life insurance. Tapos kasali na rin doon ang malpractice, so covered kami ng agency for that. I didn't get dental kung nakita nyo doon kasi yung pinakita ko na paycheck ko, guys, is just my first paycheck, di ba? Before ako nag-flight is nagpa-dental, check-up ako and all of that. So hindi ko kailangan ng dental during that time. So, ngayon ay papakita ko na sa inyo, guys, yung cost of living kasi daming nasayahan sa paycheck, madaming na-inspire. Baka pagtingin nyo kung ano tong budget talaga namin, guys, yung budget ko during that time is baka ma-expire. Baka hindi na kayo ma-inspire pumunta dito. Pero I just wanted to show it to you, guys. Parang masyadong nararomanticize ang US na or pagpunta sa abroad. I doubt kung pag pumunta kayo sa ibang part na yung hindi US, eh hindi rin ganito yung struggle ng iba. So, I'm presenting you the reality kung ano yung possible na datman nyo dito pagdating nyo, guys. Ito na, kinakabahan ako. Mababash yata ako dito. Ang rate ko na regular rate is $24. Pag with night differential is $25.5 per hour. So, ito na yung aking night differential. And ang work hours ko, usually for 1 month is 144 hours. Ayan po. Ginawa ko na to na 1 month kasi yung mga bills ko naman is for 1 month. 2,785.46 lang ang take-home pay ko every month. So, depende na lang yan kung mag-excess ako ng hours. Like, for example, may mga training kami, may mga seminars, kailangan nila na extra na help during another shift. So, overtime yun. Tapos, may incentive pa kami. Parang ang incentive ata namin is $100. Tapos, yung duty mo na yun is time and a half. Parang ganun yung ginagawa nila, guys. Doon ako bumabawi. Lalo na that time kasi is COVID time. Madaming nagkakasakit. Sawa ng Diyos naman na COVID lang ako noong 2022 na. So, yun, guys. So, ito lang ipapakita ko yung talagang base lang na pay ko. Ako kasi, guys, hindi ko iniisip na, meron pa naman akong ma-earn na iba. Malaki naman yung ma-earn ko this month eh, or next month eh. Kaya pwede akong mag-ganito na, maggastos na ako ngayon, tas babayaran ko na lang gamit yung next na pay check ko. Hindi kasi ako ganun, guys. I always think na yung pinakamababang earnings ko, like for example, ito nga base earning siya. 72 hours each paycheck lang talaga siya. Doon ko lang ibibase kung paano yung pagbabudget ko. Kasi kung iniisip ko na meron akong makukuha na mas mataas na pera, pwede kasi akong mag-overbudget. Eh, what if something happens? What if magkasakit ako? What if hindi natuloy yun?
So, yun yung mga iniisip ko, guys. And ayoko na mag-over budget and ayoko mag-spend more. Basta lang, gusto ko safe, nasa safe zone lang ako lagi. As you can see here, guys, ay meron po akong iba't ibang 16 categories ng bills. Ayan, meron akong tithe, savings, emergency, apartment, car, insurance, electric bill, water and sewer bill, water softener, internet, drinking water, car, gas, food, tapos yung car registration ng Philippines, yan yung pinapadala ko sa Pinas, and shopping. So, nagtataka kayo bakit wala akong phone bill. During that time, guys, I was privileged enough na inoferan ako ni tita ko ng SIM card. Pinadalhan niya ako ng SIM card, tapos nakapangalan kay tita ko yung account, pero may sarili akong number. So, sila yung nagbabayad ng bill ko. Yun yung parang help niya. Pero, na-discontinue na yun parang after 6 months. Sinabi ko na rin kay tita ko na mag-opt out na ako dun sa plan nila. Para syempre din naman, nakakaya naman na forever ako sa kanila. Siya pa rin nagbabayad. Pero kung ino-offer nila yun sa inyo, guys, ditanggapin nyo. Kasi ako tinanggap ko nun kasi siya pa na, diba, nabawas dito sa bill ko. Ayan. Kasi kung itadagdag nyo yung phone bill, minimum siguro is $50 or $30, something like that, kung may phone na kayo na pwedeng gamitin dito sa US. Kung yung kailangan nyo lang naman is yung SIM card na. Disclaimer din, guys, iba-iba din po tayo ng sitwasyon. I am privileged enough na from a family na okay kami. So, when I say okay kami, I don't have a responsibility na, ah, kailangan kong padalhan yung mga magulang ko kasi kailangan magbayad ako ng ganito or sinusuportahan ko yung pag-aaral ng kapatid ko or magkakasakit si lolo't lola ko, papadalhan ko. No, I don't have anything like that. Wala din po akong anak na pinapadalhan sa Pilipinas. Si Ma, papadala lang ako noon kapag emergency or talagang kailangan namin noon para sa processing or gift. Ganyan lang, guys. Ako, nagpapadala lang ako sa mga family ko kapag gift. Kapag by birthday, ganyan. Si ano lang naman pinapadalan ko eh. Usually, grandparents ko, si mama ko. Si papa ko, hindi ko pa pinapadala. Wala siyang ROI sa akin, sis. So, iba-iba tayo, guys, ng sitwasyon. So, kung ang sitwasyon nyo ay kayo talaga tong breadwinner, yung pinaahon kayo na si kayo yung magbabayad para sa, oh my God, I feel sorry for you. Ah, let's break that Filipino culture wherein ang ating pong mga anak, ang retirement fund, started sa, ano natin, guys, generation natin. Let's cut that culture. Ayan, so napunta na naman po tayo sa kung ano-ano. Lagi akong nag-set aside talaga ng para sa tithe ko. So, ang tithe ko is 10% of my take-home pay. So, ang 10% niyan is 278.5. So, this is like 10%. 10%. And then, nagsaset aside ako, guys, ng savings ko talaga. Kasi, kahit nung nasa Pilipinas pa rin ako, once you are earning, pay yourself first. Ayan. Bayaran nyo yung sarili nyo para hindi naman kayo mababurn out. Wala akong nakikita sa kinikita ko. Alam nyo yun? So, I always set aside 10% for my savings, which is also 278.5. Ang emergency fund ko lang noon na kaya kong ibigay, guys, or kaya kong ipunin is 8% of my whole paycheck, which is 222.8. Ang aking apartment, hindi pa ito yung apartment ko, sa kabilang street pa kami nun. Mas maliit lang siya ng konti, pero 2-bedroom pa din siya. Ang bayad ko sa apartment is 525. Ayan. Medyo nakamura kami dun, guys. And then, yung car ko, yung bayad ng car, I have monthly payment for my car. It's $428. And then, yung car insurance ko is $134. And then, yung electric bill ko, hindi ito yung usual na bill ko, guys. Nagbabudget lang talaga ako ng $100. For my water and sewer, ang aking binabudget is $50. For my water softener is $21. Ang aking internet is $60. Ang drinking water ko is $28. Car gas ko is $50. And then yung food ko is $200. And then car registration is $24. Pinapadala ko sa Pilipinas, sa bank account ko doon is $250.
And for my shopping is $100. So, ang total is 2,749.8. Ang excess ko, guys, is 35.66. Ayan, para makita nyo talaga ng buo. Grabe naman, nakakapanghinayang naman or nakakapanghina naman na ang excess ko lang is $35. What if my phone bill pa ako? Diba? Kaya during that time talaga is very thankful ako kay tita ko na siya yung nagbabayad ng phone bill ko. Kasi kung hindi, kailangan kong mag-adjust. So what I'm explaining is this is my budget. This is not my real bills. Ayan. So, papakita ko sa inyo. So, yung savings ko tsaka emergency fund ko na monthly na nasa save ko is $501.8. Or, kung itatimes natin yan sa 50 dahil mahilig naman kayo mag-convert, 25,000 kaya na lang natin. 25,000 kasi yung 500 is 25,000. 25,000 and 50 pesos. Pero yung tithe ko, guys, is 278.5. Pumupunta talaga yan sa church. Pero if you don't believe in it, yung sa pagbibigay ng tithe, but I encourage you to do it. You know? Kasi iba talaga yung blessing pag binabalik mo yung para sa Panginoon. So, if you don't believe in tithe, so you might consider that as your saving as well. So, parang ang masisave mo dyan is parang 30,000 mahigit yung masisave mo. Anlin ba dito sa mga bills ko ang usually na fix na binabayaran ko? Etong apartment ko po ay fix po ito. Fix po ito na binabayaran ko. Hindi po yan nagbabago. Yung car ko is fix yan. Hindi yan nagbabago. But then, itong insurance ko during that time, kaya tip na rin to sa mga papunta. During that time that I got my car and my car insurance, hindi, sinisave ko yung ibang pera ko kasi may mga iba pa akong bibilhin or what if something happens, kailangan may emergency din ako na pera ko. Hindi ko siya binayaran ng buo. Kaya, nagbabayad ako ng monthly, which is more expensive. So, kung ako sa inyo guys, bayaran nyo siya ng 6 months. So, after that, nagsave talaga ako ng pang 6 months na. So, every time na magre-renew kami ngayon ng car insurance namin guys, ay meron po akong budget. Kinukuha namin yan sa sinking fund namin na para sa insurance. Kasi, kunyari yung amin, parang umaabot siya ng 700 for 6 months. Binabayaran ko lang is less than 600 or more than 600. So, at least nakakasave kami na almost $200. Ayan. Sayang din yun. Pang food nyo na yun. And then, tong electric bill, hindi rin to fix. Usually dyan, ang aking bill lang naman dito is $50 to $70. So, may nasisave ako na parang $30. So, itong water and sewer ko din, usually din, ang bill ko lang dati dito is $35 to $45. So, may nasisave ako ng mga $15 to $5. Yan, depende. Yung water softener ko, guys, is fixed. Dito kasi sa town, yung water namin dito is very high in magnesium, calcium, and all of that. Alam mo yung kapag yung tubig, pag naiwan dun sa toilet bowl, yung parang magkakaroon siya ng yung mineral build up, ganun. Ganun yung tubig dito, guys. Ewan ko rin, nangangati kami kapag walang water softener. So, pag may water softener ka, ipifilter niya yun out, may bibilhin ka, may machine yun, dalagyan mo ng asin, ganyan. Basta may asin din na pang water softener talaga. Mas okay siya sa balat, malambot yung tubig. Alam mo yung para kang nagsabon ng Dove, na very, ano siya, very soft yung skin mo, tapos hindi siya harsh din sa buhok, tsaka hindi kami nangangati. Pwede naman namin itong ipastop, kaso kasi yung owner ng apartment, they require water softener para sa lahat ng unit nila. Kasi nga, mas magtatagal yung lifespan ng mga tubo nila and all of the appliances or yung basta related sa water na mga gamit sa bahay kung may water softener. Itong internet ko rin is fixed. Ayan. Itong drinking water ko, guys, depende to. Kasi ang drinking water namin, guys, is $7 per bote. Noong kumukuha pa ako dun. Pero ngayon, parang iba na yung amin yun. Ang dami talagang pinagbago na nito, guys, nitong budget ko na to. May tumaas, may bumaba. $28 yung 1 month. Kasi feeling ko nauubos ko yung isang bote in a week. Ayun. Pero hindi eh. Parang kung minsan 2 weeks ko na nauubos yung tubig kasi
During that time kasi duty ako ng duty. So sa hospital ako mas madaming naiinom, tapos pag umuwi ako may tubig din akong dala, yung malalaking bote ko, ayun. So usually nakakapag-save ako dito ng mga $14. Ayun. Yung car gas ko naman guys is naabutan ko yung mura pa talaga dito yung gas. Nagbabudget lang ako ng 50 just in case pumunta ako ng city or whatsoever. Pero usually talaga ang bill ko lang ng gas ko for a month is just $20. So nakakasave ako ng $30. Yung para naman sa food ko guys is 200 yung budget ko. Kaso itong 200 na to umaabot siya ng 6 weeks. So para kang nakapag-save ng sabi na natin parang 50 ganyan. Yung car registration, bakit may car registration ka monthly? Sabihin nyo na naman siguro. Ito po kasi ay napupunta siya sa sinking fund po namin. Pumupunta po siya sa sinking fund ko para pagdating ng panahon na kailangan ko nang magrehistro ng sasakyan, hindi ako mamumroblema kung saan ako kukuha ng pambayad ko ng pangrehistro ng sasakyan. May bubunutin ako. So, yun yung tinatawag na sinking fund. Yung alam mo naman na, na may paggagastusan ka, kaya ka pinag-iipunan mo na siya in a certain, ano. Kasi ito guys, dinivide ko siya in 1 year kung magkano ba yung kailangan kong bayaran. Ayan. So, $24. Yung pinapadala ko naman sa Pilipinas is $250 kasi may binabayaran akong sasakyan doon. Ayan. So, fix yan. Pero yung sobra nito guys is nasa-save lang siya sa bangko ko. So, hindi ito yung mismong pambayad na ang sasakyan. Parang yung pinangbabayad lang namin sa sasakyan, ang share ko lang doon is 8,000. Parang yung $60 nito, parang nasa-save siya sa bank account ko. Tapos guys, na makita nyo dito, naglagay din po ako ng para sa shopping. Kasi ayoko naman na, grabe naman, sobrang tight ko naman sa sarili ko na wala man lang akong mapagspendan. Eh, hindi ko nga ginagalaw yung savings ko tsaka emergency fund ko. So I give myself a little bit of a wiggle room ba na mag... Kunyari, pumunta kami ng city, ng Sioux City, tapos may gusto kang bilhin or may nakita akong something. Kasi yung food, guys, grocery ko na rin pala yun, ano. So, sa shopping ko, yun yung mga, kung gusto ko ng damit, bumili ako ng pang-winter ko, yung mga ganun. So, ito, hindi talaga siya fix, pero 100 lang talaga yung cap ko, yung pinaka-maximum ko na siya. Okay guys, so total lang po natin kung magkano yung parang nasisave ko during that time. Ayan. So, ilagay na po natin dito yung 501.8. So, i-add natin lahat yan. Yung savings ko and yung emergency fund ko is 501.8. And then, yung ating mga excess sa bills. Ayan. Ito naman guys kasi hindi ko na siya tinatransfer papunta sa savings account ko or sa emergency account ko. Pero nadadagdag lang kasi siya para sa pambayad ng bills. Ayan. So ang nasa-save ko sa electric, sabihin na natin $30, kunin na natin yung pinakamababa na savings. Pati sa water and sewer, kunin na rin natin yung pinakamababa, $5. Plus $14 sa tubig, tapos sa gas ko is $30. Plus sa food ko is $50 for a total of $129. So, i-total natin yan. Ah, meron pa pala ako. Yung excess ko pa pala dito, naalala nyo. Yan, $35.6. Lagay din natin yung $35.6 equals... So, ang total is $666.4. I-times na lang natin yan sa 50 pesos kasi parang... Kasi nga pumunta din naman tayo dito para may maipon, para sa future and all of that. So, times na natin sa 50 para mas ma-visualize nyo ngayon kung paano yung, magkano yung masasave ninyo. So, times 50 is 33,320. Ayan. Yan yung pwedeng masave ninyo monthly. Ako kasi guys, hindi ako masyadong matipid sa pagkain. Gusto ko talaga, binibili ko yung gusto ko. May mga ano din naman ako sa shopping, ganyan. So, yun. So, hindi ko na yun binawasan yung shopping ko. Talagang $100 yung max ko doon every month. Pero kung mas madami kayong isa-shop, di syempre,
mag-a-adjust talaga kayo, guys. So, pagdating talaga dito, tingnan nyo yung rate ninyo and all of that. So, sa next video natin, guys, ay i-discuss ko po sa inyo kung magkano na lang yung pocket money nyo pag pumunta kayo dito para alam nyo kung magkano yung kailangan nyong dalhin or magkano yung kailangan nyong i-prepare. Ganyan. Kasi nakaka-anxious talaga na pumunta dito na wala kayong dalang pera. Pero, you know what? God will provide. Nung pumunta ako dito, ang dala ko lang na pera is $1,100. And look at what I have right now. God is really good. Diba? God will provide. Ayan, huwag kayong mag-alala dyan. Basta laban lang sa para sa kinabukasan at para sa mga goals at para sa pamilya. Ayan, guys. So, this is just for a single person. So, wala pa po dito noon si Mac. Wala akong kahati sa bills. So, pag nandito yung asawa nyo, or may kasama kayo sa bahay, may kahati kayo sa bills. So, ako lahat dito, ako nagbabayad during that time na wala pa akong kasama. Ngayon, mas okay na yung budget ko. Kasi mas mataas yung sahod, at saka mas mababa na yung parang share ko kasi may kahati na ako sa pagbabayad. Ayan. So, yun lang, guys. I hope you enjoyed watching this video and I hope you learned something again and I hope na inspired na naman kayo para sa kinabukasan at para po sa pamilya. Ayan, na makapunta kayo dito. Try nyo yung pumunta muna din dito. Ayan. Sana hindi kayo masyadong napanghinaan. Guys, sabihin ko sa inyo, ito po ay cost of living lang po dito. So, if you will go to other states, if you will go to city, ako kasi hindi ako nasa city. So, mas mura yung cost of living ko. Pero if you will go to cities, mas mahal yung cost of living. Pero, mas mataas naman ang kikitain mo. Ganun lang po yun. So, again, guys, thank you so much, everyone, for watching. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! She doesn't mind.